Magandang umaga o gabi sa inyo. Ang mga sumusunod na kwento ay naibahagi sa akin na aking mga kaibigan. Medyo nagtataka kayo bakit wala akong nilagay na quote-unquote true o kaya naman quote-unquote mga totoong karanasan sa o anumang parirala na may dudugtong sa pabagat ng aking audio presentation para masabing mga lihiti ang mga karanasan ito ukol sa paranormal. 2 centavos ko lang po ito. Ang etymology ng salitang paranormal ay galing sa o binubuo ng dalawang salita. Ito ay ang para at normal. Ano mang bagay o pangyayari na pwede may paliwanag ng siyensya o rasyonal na pag-iisip ay maitatawag na normal. Ngunit kung ito ay lalampas o hindi maipapaliwanag sa pinamatas na lohika at pangkasalukuyang siyentipikong pamamaraan ng tao, ito ay may tawag na paranormal or supernatural. So, these events are still undetermined since we cannot conclude if it's fact or false claims. Tulad ng UFO, madalas ang iisipin kagad ng karamihan, flying saucer ito na minamaneho ng isang nilalang na galing ibang planeta. Kumbaga, nauuna madalas yung kalikutan ng pag-iisip bago kumuha ng batayan. O kaya, pinatilhin muna itong misteryo hanggang wala pang nakikita ebidensya gamit ng siyensya. Hence the name, UFO, or an Unidentified Flying Object. Quote-unquote, unidentified. Kaya, di pa natin masasabi kung anong literal na bagay pinasaksihan nila na lumulutang o lumilipad sa kalangitan. Base sa terminology ang binanggit ko, and for the benefit of those who share these stories, ito mga naranasan nila ay pwedeng katangisip lang nila. O maaaring, posible rin magkaroon ng eksplanasyon sa pamamagitan ng siyensya. O pwedeng makaranasan na posibleng tumagal bilang misteryo na gugulo sa ating isip o habang buhay na magbibigay sa atin ng katatakutan. Isinaraysay ko po ang mga sumusunod base sa point of view na nagbahagi ng kwento. Sinadya ko rin ibahin ang mga pangalan ng mga tauhan sa mga kwentong ito. Mid-90s nung tumugtong ako ng kolehiyo. Nag-aaral ako sa isa sa mga universidad along University Belt. Isa itong exclusive for girls in university na pinamamahala ng mga madre. Sa layo ng bahay ko, napag-desisyon ng aking mga magulang na tumira muna ako sa isang boarding house. Estimated 10-minute walk from my boarding house to my school. Okay naman yung tinira kong boarding house. Dahil madali pagsamahan at mabait yung mga ka-boardmates ko, pati na rin yung landlady. Kahit medyo may kalumaan na itong boarding house. Nasabi nga ng isang classmate ko noon, doon din tumira yung nanay niya nung nag-aaral pa lang. Alam naman natin na pagdamaan na ng ilang siglo ang isang establishmento, nagkakaroon ito ng mga urban legends o mga inimbento kasaysayan para palikutin ang ating kaisipan at magparadam sa atin ng katatakutan. Hindi ako noon naniniwala sa mga multo o anumang mga elementong hindi mapaliwanag. Hanggang ilang karanasan ang patunay sa akin na totoo ang mga balibalita sa akin tinirang boarding house. Alas 8 ng gabi ng Linggo noon. Kami tatlo lang ng boardmates ko noon dahil umuwi sa kanilang bahay yung mga ibang ka-boardmates namin. At tumawas naman ang probinsya yung landlady namin. Para hindi kami mainip, naisipan namin na kumanta gamit yung karaoke. Kinanta namin yung lahat ng laman ng multiplex tapes. Kalagsa lang kami ng panibagong tape at habang kumakanta kami, bigla kami napasigaw at wabas ng boarding house. May lumabas na boses ng lalaki sa speaker ng karaoke para nasa ilalim ng lupa. Jenny! Irene! Pinanggit niya pala ng mga boybates ko.
Nung nimasmasan na kami, bumalik kami ng boarding house at sinubukang patugtugin ulit yung tape. Baka lang kasi na may nag-tip lang na biruin kami at nag-record ng kanyang boses sa tape. Pero nakailang rewind kami sa tape at wala namang ibang boses na lumabas. May isa pa akong karanasan na higit naman sa nakakatakot doon sa naunang naikwento ko. Halos malaglag matris ko noon sa takot. Sabado, alas 8 na umaga noon. Tahimik yung boarding house dahil madalas umuwi yung mga boarders noon sa kanilang mga bahay. Hanggang nakita ko si Claire. Nakapambahay lang at naghuhugas ng pinggan. Claire, di ka ba uwi sa Batangas? Ako uwi mamaya tanghali. Di bale, si Ate Rita naman tinululuwa sa probinsya. Kaya may makasama ka dito. Tumingin at kumiti lang si Claire sa akin. Habang halatang mukhang puwet ito at medyo nagbubugto ang mga mata. Naisip ko noon na baka nag-away siya ng boyfriend niya. Lumabas muna ako para bumili sa katabing bakery. Hanggang may natanggap ako mensahe sa akin beeper. Pakisabi kay Ate Linda na Tuesday pa ako uuwi. Thank you, Claire. Napakaamot ako ng ulo dahil pinadaan pa ni Claire dito yung kanyang mensahe. At wala mang kaming landline sa boarding house. Lumalabas pa nga kami para pumunta sa payphone kung sakaling may tatawagan kami. Pagkabili ko ng monay at nung pabalik na ako ng boarding house, medyo kinutob na ako at nakaramdam ng nervyos. Nung nasa loob na ako ng boarding house, Claire! Claire! Tumawag ka pa para ipadala mo yung mensahe mo sa akin, beeper. May problema ba? Wala si Claire sa dining area. Pinuntahan ko yung kwarto niya pero nakapadlock ito sa labas. Dumating ni landlady namin na si Ate Linda at mukhang galing sa palengke. Tinanong ko kagad kung saan pumunta si Claire. Hinugon ako ni Ate Linda at sinabing kanina pang alas 6 na umaga umalis si Claire. Kasabi rin niya daw ito lumabas ng bahay at nakita niyang pumunta sa istasyon ng bus na pabiyahing Batangas. Napaupo ako bigla sa sopa dahil sa sinabi ni Ate Linda. Nung sumunod na taon, lumipat ako ng ibang boarding house. Nakiusap yung manager ko noon na mag-restay overtime ako para mabawasan yung deliverables namin at para makaabot kami sa deadline. Sumang-ayon naman ako sa kanyang pakiusap. Noong Sabado, umalis ako ng bahay ng alas 6 ng gabi at nakarating sa opisina ng alas 8 ng gabi. Nung nandun ako sa floor kung nasaan ang opisina ko, nakita ko yung security guard namin sa entrance doors. Tinanong niya kung may kasama ako mag-overtime ngayong gabi dahil ako pala yung empleyado sa opisina. Sinabi ko na hindi ako sigurado kung may makakasama ako. Napansin ko na madilim yung office floor. Kaya tinanong ako ng guard namin kung bubuksan ba yung ilaw para sa buong office floor o yung sensor na lang. Opo, medyo high-tech yung kumpanyang pinagtrabuhan ko. Magkakaroon lang ng ilaw yung work desk na uupuan ng isang empleyado. Ayos diba? Dahil malaki matitipid sa kuryente. Nagpasuyo ko sa guard na sensor na lang yung buksan. Pag-upo ko sa aking work desk, kusang nagbukas yung ilaw sa kisame at tumutok yung liwanag ito sa aking work desk. Habang yung paligid ko ay medyo madilim. Nakapwesto yung work desk ko sa pinakadulo o malapit sa pasilyo kung saan dumadaan yung tao. Makalipas ang 10 minuto, tumating isang ka-opisina ko. Tumabi siya sa akin dahil natatakot siya mag-isa o hindi siya sanay na walang katabi. Sinimulan na namin ang aming trabaho. Pagkalipas ng dalawang oras,
natapos na ng opisina ko yung kanyang deliverables. Kaya nagpaalam sa akin ito na baka mauna na siya para makaabot siya sa sale ng isang department store. Okay, ingat ka. Pag-shopping mo na lang ako. See you on Monday. Ang tugon ko sa kanya. Kusang namatay yung ilaw na nakatapas sa kanyang work desk nung tumayo na siya at naglakad palabas. Makalipas sa isang oras, 50% na ang natatapos ko sa aking deliverables. Habang tutok ako sa aking monitor, may narinig ako mga yapak. Lubingan ako at wala man ako naninagan na ibang tao. Sumili pa nga ako sa entrance doors, pero nandun si Kuya Card. Nakaupo at busy sa pag-usisa ng kanyang cellphone. Bumalik ulit ako sa aking work desk at tinuloy ang trabaho. Hanggang may nahagip yung kilid ng kanang mata ko. Tao na naglalakad sa pasilyo at dumaan sa gilid ko. Pero nung tumingin ako sa pasilyo, wala naman ako naaninagan na tao. Tumayo ako ulit para silipin si Kuya Card. Nakaupo ito at busy sa telepono. Medyo nakarandam ako ng takot. Pero isip ko na lang na baka malikmata ko lang ito. Kaya bumalik ulit ako sa aking work desk. Hanggang pumukas isang sensor light sa work desk sa pangatlong row mula sa work desk ko. Tumayo ako para silipin ito. Pero wala naman tao. Makalipas ng ilang minuto, namatay yung ilaw dito at bumukas naman yung ilaw sa dulang work desk. Same row na inuupuan ko. Kusa ulit itong namatay. At sunod na umilaw naman yung katabing desk. Hanggang yung katabing work desk ko tayo nagkaroon ng ilaw. Kamuti ka kong malaglag sa aking inuupuan. Dali-dali ko nila kung aking PC at tumayo. Nagmamadil ako lumakad sa pasilyo papunta sa palabas sa opisina. May naririnig din ako mga yapak na para sumusunod sa akin. Pero hindi ko ito nilingon. Nung nakalabas na ako, sinabi ko sa guard na mag-half day overtime na lang ako. Pero hindi ko naitago yung takot sa aking mukha. Hanggang tumugon sa akin yung gwardiya. Naku sir, nananakot ba? Huwag ka mag-alala. Wala lang sa pansin yan. Next time, buksan na lang lahat yung ilaw kung sakali mag-overtime ka ulit.